Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, bago ang paghaharap ni King Ray, Ryan Garcia kontra kay Tang, Gervonta Davis ngayong darating na Abril, ay isa ang Golden Boy Promotion, Oscar De La Hoya, ang ibinida ang alaga nga nito na si Ryan Garcia. So nabanggit nga mga idol ni De La Hoya na ang kanyang batang si Ryan Garcia ay gugulatin nga raw ang mundo na gagawin nga rin itong madali na talunin si Gervonta Davis at sisimulan ang kanyang legasiya. So bagamat minamaliit nga ito mga idol ni De La Hoya si Davis, ay hindi rin naman ito basta-bastang boksingero na madaling matatalo. Nabukod sa mataas ang knockout percentage nito na lamang pa sa experience, ay kaya nga ring magpalit ng galawan sa itaas ng ring depende sa galaw ng kalaban. Well, idol, may kartada nga itong 28 wins at 26 KOs. Nasa kanyang 28 bouts ay dalawa lamang ang nakaligtas sa knockout or TKO. Nasa kartada naman ni Ryan Garcia na 23 wins at 19 KOs. So magiging mahirap nga rin mga idol kay Garcia ang laban na ito. Subalit kung titignan naman ang kanyang mga naging laban, ay makakasabay nga rin ito kay Davis. Sa kabilang banda naman mga idol, PH Boxing Corner on Instagram, na naglabas ng pahayag ni Rais Alim na wala nga itong natanggap na fight offer mula kay Masayuki ito, ay muli nga itong naglabas ng kanilang conversation ni Rais Alim. So base nga mga idol sa nasabing pahayag, ay wala nga raw talaga na natanggap na offer si Alim sa kampo ni Cuadro Alas. At kung gusto nga raw siyang labanan ni Casimero, ay dumirekta at wag na nga raw magsinungaling. Na aniyay mismong ang WBC ang nagpasya na iutos ang laban sa pagitan nila ni David Picasso bilang mandatory challenger. Na tanging si Picasso nga lang raw ang kanyang narinig ang pangalan. So tila tapos na nga rin mga idol ang ugnayan ni Alim kay Cuadro Alas matapos magalit ang promoter nito na si Masayuki ito. Well idol, bagamat hindi natuloy ang bakbakang Casimero versus Alim, ay continuous pa nga rin ang pecha at venue ng laban ni Cuadro Alas, kung saan pugot ulo ang bagong banat nito sa kanyang bagong makakalaban na nauna nang nabanggit ni Jason Casimero na maladuk Maika ang galawan nito. Samantala mga idol, Jonas Sultan ay nakiusap sa kanyang mga taga-suporta na i-delete ang nagpapakalat ng kanyang nahack na social media account. So nakiusap si Sultan mga idol na kung maari ay pakireport ang kanyang lumang account dahil sa nahack nga raw ito at nagpapanggap na siya ay si Jonas Sultan or mas maigi na block na nga lang raw ang kanyang lumang account. So hanggang dito na lamang muna mga idol.